magre-react na naman tayo dito sa nagbabash kay Pangulong Duterte, dito sa nagpapababa sa kanya sa pwesto, na nagsasabi, asan na ba yan siya? Si Mel Pats Arevalo. Sabi niya dito sa kanyang pahayag last time na pinapababa niya sa pwesto si Pangulong Duterte dahil wala na daw naganda, magandang nagawa at hindi niya na kaya kasi matanda na siya. Dahil hindi naman nasusupo yung krimen, hindi naman nasusupo yung COVID-19. Ikaw ba, sir? Pag bumaba ba siya, kaya mo ba supuin yung COVID-19? Sige nga, sagutin mo nga ako. Pag ngayon ba bumaba si Pangulong Duterte, ngayon din bang oras na to, magsisiro yung buong Pilipinas sa COVID-19? Pag ngayon ba bumaba si Pangulong Duterte, mabibigyan nyo ng kabang-kabang bigas at pagkain ang mga Pilipinong sinasabi nyong nagugutom? Bakit? Bago ba umakyat si Pangulong Duterte, mayaman yung mga yung nagugutom na sinasabi mo? At nang dahil sa kanya, nawalan sila ng pera? Sino yun? Hello guys! Pangatlo na to. Titirahin lang natin to. Nakakatuwa kasi to, si Duterte daw ipinagtanggol ni Senator Ponelo laban sa kolumnista Senator Pampilo. Alam niyo, I really appreciate Sir Senator Panelo. Nakikialam kasi itong kolumnista na to sa body clock ni Pangulong Duterte. Kung ayaw mo, ito kung sino ka mang kolumnista ka, kasi bakit daw gabi si Pangulong Duterte na tawag dito, bakit gabi pa daw siya nagpapatawag ng meeting or ano, magsasalita sa madlang people, bakit pa daw gabi? Eh, di wag ka manood ng gabi. Pwede mo naman i-replay yun ng umaga, di ba? Uwi mo. At saka kailangan ka ba dun? Kolumnista? Ano ba tong kolumnista? Ano ba English nito? Reporter? Siguro naman marami pang ibang reporter. Kung ayaw mong pumunta. Eh, bakit kailangan ba ikaw yung masusunod? Kukunan mo lang siya ng pahayag niya. Kailangan ikaw pa masusunod. Bakit hindi na ba siya nagtatrabaho? Sabi nga dito ni Sec Panelo, nagigising siya ng 12, breakfast, lunch na niya yun, and then nagtatrabaho na siya hanggang madaling araw. So, kung body clock niya yun, body clock yun ni Pangulong Arroyo, kung yun body clock yun ni Pangulong Duterte, kailangan siya mag-adjust para sa'yo? Di ba dapat ikaw ang mag-a-adjust para sa kanya kasi marami siyang trabaho? Hindi lang po nakahiga siya, hindi lang po siya nagkikemi-kemi doon? Masyado kayong heart? Pinapansin nyo? Baka pag magpabelo si Pangulong Duterte, papansinin nyo. Pag nagpabatak ng muka, papansinin nyo pa. Ay, apo. Lahat na lang kapansin-pansin sa inyo. Lahat ng negative nakikita nyo. Yung mga hindi na dapat makita, nakikita nyo pa eh, no? Wala na kayo na itulong sa bansa. Ano ba kayo? Ito yung mga Pilipino na ano eh. Nakikita nila yung baho ng iba, pero yung baho nila, hindi nila nakikita. Mga ano kayo eh. Wala kayong magawa sa mundo eh. No? Sana kung bawat Pilipino, bawat criticize, sabihin nyo, kunyari, si Pangulong Duterte, oh, kulubot na yung muka. O, isang kilong bigas para sa'yo. Kunyari, ako, bibigyan mo ako ng isang kilong bigas. Sumang-ayong ka lang sa akin, ha? Sana ganun, bayaran. Hindi. Ang dami nyo pa sinasabi. Kung sino pa yung maraming sinasabi, sila pa yung walang maibigay.
Diyos ko, Lord. Mabubunaw na yung mundo. Ang dami ng sakit sa mundo. May mga ganyang pansakit. Ito talaga, kung coronavirus matindi, dapat itong mga inggit virus at saka criticism virus, ito dapat yung pinupuksa. Lockdown to for life, yung mga ganitong tao. Yung mahilig mamuna ng mga mali ng iba, pero hindi nila nakikita yung mga mabuting nagawa. Yun ang dapat ang mangyari. Yun ang dapat mangyari. Tawag dito, ang dapat mangyari is, yun ang malockdown. Diba? Forever. Hanggat hindi tumitigil yung pag-criticize siya at pagpuna niya ng ibang tao. Diba? Hindi yung, kunyari, katulad namin, may nagbablog, mayroon pang nagsasabi na, kay pangit-pangit mo, ganun-ganun. Pakailan mo, channel ko to. Huwag ka manood, kung ayaw mo sa akin. Diba? Mga ganun. Dito ako kumikita, alam mo, pakailan nyo. Yung mga ganun bagay, dapat maging ano tayo eh, bawat kinikilos natin, dapat maging totoo. Totoo, totoo. Hindi dapat, hindi katulad nila Lensi Lawa na habang ini-interview kami, binabasa ka. Dapat wala akong babasahin, wala akong binabasa o tinitingnan ko lang yung picture. Dapat totoo yung sinasabi mo at lumalabas sa mga bibig mo. Diba? Hindi yung scripted na tinuro lang ni migrantit ni ano dyan. Diba? Sko, baka sa kakabash ko kay migrante pag nagkaroon ako ng problema, hindi na ako tulungan. Kaso lang, ngayon ako, yun lang. Kung meron kayong problema kay Duterte sa body clock niya, ayaw niyo manood sa kanya, huwag niyo panoorin. Diba? Problema naman yun. Makakadagdag pa yung sasakit ng ulo niyo kasi naaasar kayo sa, pag nakita niyo si Pangulong Duterte. Diba? Kaya huwag na kayo kumibo. That's all. Thank you. Diba mga ganun bagay? Dapat di na kayo kikibo ng mga ganun bagay. Nakakainis kayo. Nakakainis. Yan lang guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the time bell para kasigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye. Sa mga, dali, shoutout tayo. Baka magalit yung mga ibang nagpapa-shoutout. Mag-shoutout tayo. Happy 6,188 subscribers ngayong gabi. Meron dito kay Girly Laranzo. Hintay-hintay lang yan si Lensi Lawa na kapanagot din yan siya. True lala, sisi. Push it! She's not just a nuisance in a social media, but her character is and personality is true. Disgusting. Tunay man yan. Kay Maymay, hello. Ang dapat sa kanya, makulong na lang yan. Totoo yan. And hello din kay si Naida Ward. Bordius, hello po. Hello din kay Jen Falcon, Albert Berido. God bless daw, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa aking mga nagsusubscribe, commenters, likers. Maraming salamat po sa pabalik-balik sa channel ko every day. Maraming salamat po. Bye-bye! Hanggang sa susunod na lang po tayo na vlog. Thank you po sa pag-subscribe!